Ba, saan ka ba galing? Cavite. Ayan, shoutout mo yung mga alala mo doon. Shoutout sa mga tricycle driver doon, Cavite. Yan. O, Suzuki GD ulit po. Ang issue po nito ay second gear, ano po? O, second gear, maingay, naugong. Parang helicopter. Ayan. Suzuki GD, ilang taon na po ito? Patatlo. Papatatlo. Ayan. Ipaklasin natin. Yo, what's up mga boss? Good morning at welcome back to my YouTube channel. Bago na namang titiranin natin GD110 Suzuki. Ito po ay new model na may starter siya. Yan po ang starter nakalagay dito sa may ilalim, sa gilid. Tapos yung carburetor niya po, naka-carb type na siya at hindi na siya diaphragm. At meron na rin yung switch niya, may kasama ng starter switch. At yan po, carb type na parang XRM110 at parang Baja 100 ang style. Yan mga boss. At syempre gusto kong ipakita sa inyo yung loob ng makina kung ano ang pagkakaiba nung de-starter at hindi starter. Okay. May mga binaklas na naman tayo about sa GD110 na mga walang starter at kagaya nito may starter. Yan mga boss. Yung Bindex drive para siyang XRM110 pero sabi po ng mga ibang nagpapalit ay hindi katulad sa XRM110. Pero may papayo ko po sa inyo sa kasa na kayo bumili para siguradong pang GD110 ang Bendex drive niya. At yan nga po, meron ding starter gear dito sa may magneto. At kung may GD ka, pwede rin i-convert dahil may abang naman talaga ang GD110 para sa starter. At napakalaki lang po talaga na magagastos nyo dahil bibili kayo ng isang buong rotor. Ibig sabihin po ng rotor motor yung starter. Tapos yung nasa likod po, Bendex drive. At relay. Yun po yung mga bibiliin para maging starter ang inyong GD110. Pero dito po sa cylinder head, wala namang pagkakaiba at tamang-tama talaga at yun pa rin ang pyesa niya. Ang iniba lang ay yung hugis ng black. Para siyang Smash 115 at yan po, napaka-sexy po ng cylinder black niya. Yan po. Okay. Tapos dito naman tayo sa side gasket, sa side cover. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba niya dito sa side cover. Para po may mga idea kayo. Ayan. Ganun lang din yung pagkakalas. Parehas lang sa GD110. Ayan mga boss. Nakalas na. Yan o. Pero nakakita ko po dito, nakalas na pala to ng ibang mekaniko dahil parang may lumuwag daw dito sa kanyang clutch housing, kaya ito ay nabaklas. Kaya kalasin natin ang 4 na bolt ng holder. Gamit ang 8mm socket. Okay. At yan mga boss, original pa yung kanyang clutch lining, hindi pa napapalitan. At tanggalin ang 19mm nut dito sa gitna ng clutch hub. At meron tong dalawang washer, malaki at maliit yung thrust washer. Tapos napansin ko, may tama na ang kanyang clutch hub. Kaya kung halimbawa po, masisira ang inyong clutch lining, huwag nyo nang pabayaan. Palitan nyo na agad ng clutch lining dahil magkakatama ang clutch hub. Ganito po, kagaya nito, nagkatama. Yan guys, same na same lang sila at iniba lang yung kanyang clutch housing dahil ang daming spring. Hindi kagaya ng ating isang old model. Yon. Okay, same lang sila oh. Wala namang pagkakasala, yung pa rin. Ang iniba nga lang, di starter. Pero yung pa rin ang kanyang parts. Yon. Kalasin ang spindle at yung kanyang change pedal spring. Yon. Dito naman tayo sa center. Yan, napakadumi ng motor ni sir. Lilinisin natin yan mamaya. Okay, paghihiwalay na natin, tanggalan natin ang mga bolt ng center. At ito na, makikita na natin kung ano ang kanyang naugong sa segunda, kung ano yung may tama. Pero check nyo lagi yung magkasawang segunda, minsan kasi nakakatama yung isa, minsan naman ay hindi. Pero kalimitan naman sa mga GD110 is mas, kahit yung isang gear lang ang palitan ninyo, okay lang yan. Dahil matibay naman yung kasawa na gear. At yan o, titingnan natin, may washer sa ibabaw.
Yan. At makikita nyo po, may ribaba na po yung ating gear dun sa spline. Kitang-kita naman po, yan o. Pag po ganyan na yung mga gear nyo, may mga sugat, uugong at uugong yan na parang jackliner or bus na kung tawagin. Yan po. Kaya po, napaka-ugong ng segunda. Pero dito naman sa counter shop, nakapix po ang segunda. Okay naman, walang katama-tama kahit isa. Kaya ito pa rin ang ating ilalagay para makamenos naman si sir. Okay. Yan mga boss, same lang naman ang paglalagay at katulad lang nung old model, ganun lang din. Pero kagandahan po nito, modelo na ang kanyang tresera dahil ang paa nito ay anim na. Kagaya ng nilagay natin doon sa old model, anim na ang paa. Yung old model po kasi tatatlo ang kanyang paa ng tresera. Yan mga boss, papalitan na natin yan at bibili tayo sa shop. Located po ng shop ay Candelaria, Quezon. McDonald's Highway lang po yun. Pagdating nyo po ng McDonald's, sa likod lang po nun ay Palapan Motorcycle Shop. At kung wala po ako sa motorcycle shop, andito lang po ako makababa ng Walter Mart, Candelaria, Quezon. Yun guys, bago na yung segunda natin, ilalagay na natin at i-install natin kung paano magkabit nitong gear. Yan. Same lang sila nitong nabibili na old model. Parehas lang naman. Yan guys, nalinis na natin yung crankcase, pati mga gear, nalinis na rin natin. Unahin natin dito sa main shop. Counter shop pala. Yan. Yan po yung paa, pantayan lang. Tapos yung primera. At syempre, meron siyang washer. Okay. Yung washer po, magkatulad lang doon sa segunda. Hindi naman kayo magkakamali dahil magkatulad lang ang kanyang washer. O yan, ganyan lang yung paglalagay ha. Tapos second gear. Tapos washer. Yan, tapos buo lang na inilalagay dito sa crankcase. At papalitan na rin natin ng bearing para sigurado po tayo. 6203 bearing. At yan mga boss, meron din siyang lock. Yun, okay. Yan, lagyan ng oil. O, diba? Yun. O, yan lang po yung paglalagay. Tapos yung malaki po na port ay dito sa counter shop. Yan. Hindi naman papasok yan kapag sala. Dahil hindi kakawit doon sa kanyang shifting port. Tapos yung isang maliit ay dito naman sa main shop. Yan. Siyempre, merong itong mahaba. Ito yung mahaba, nasa kanan. At yung maiksi ay nasa kaliwa. Okay. Yun. Yan mga boss, okay na. Napakasimple lang naman. Kung ano yung kinalas natin, ganun lang kasimple. At kayang-kaya nyo nang ilagay, ganyan lang yung paglalagay niya. Binibitawan lang yung gear at yung washer doon sa ganyan. Okay? Maraming salamat. Okay na. At God bless. Start natin. Yun. Discounter nga pala yan eh. Mahaba ang tulog. Okay, sir. Thank you.